So, yung kalsadang walang mga wires makawoken, no? Kasi underground cabling na po yung mga wires dito ngayon. Ayan yung tutupik lane. Good afternoon mga walker. Alam po ulit ito sa ating panibagong update yung October po. Pasensya na kayo mga walker, no, kasi medyo matagal tayong nakapag-update. Halos mag tatatlong buwan yata. So ngayon po ay mag-update po ako dito sa ano, no, sa ginagawang tutupik lane dito po sa Davao City. So kumusta na kayo mga walker? Kasi medyo tagal-tagal tayong hindi naka ano, no, naka balik. Yan yung tutupik lane na kawoker, oh, ayan, oh. Ayan. Malapit na siyang matapos mga kawoker, no. So nandito tayo ngayon sa may Rojas. Ito naman yung Ateneo de Davao University. So dito lang tayo maglalakad-lakad. Ikot-ikot tayo dito mga kawoker. So ito yung itsura dito ngayon. So kumusta na? Medyo magulo-gulo ngayong panahon, no? Kasi nga po sa nangyayari sa politika. Medyo nasisira na yung Davao City, no? Kasi nadadamay sa ginagawa ng ilang mga tao na nasa gobyerno. So tuloy pa rin ang buhay mga kawoker, no? So yan naman yung isa sa pinakamataas na gusali dito, yung Vivaldi Residences Davao. Yan naman yung Marco Polo Davao, no, na nagsara na din. Yan. So iikot-ikot lang tayo dito mga kawoker. Ano may tutupik na yun? So malapit na din yung matapos, no? Siguro ngayong taon na to is matatapos na yan. Yan yung itsura mga kawoker ng gusali. Isa sa ano, no? Isa sa ginagawang matataas na gusali dito sa Davao. Kasama na din dito yung ano, no? Yung the Paragon Davao. Yan. Tutupik lane. So malapit na siya matapos, no? So dito naman ginagawa yung ano noon na night market. Rojas Night Market po. Ito po yung area, no? Tuwing 5 ano po, mga 5:30 to 6 is sarado na tong area na to kasi nga po. Marami dito ng ano, no, kainan na ginagawa. Dito din yung mga may mga ukay-ukay. Sari-sari yung mga seafoods, mga barbecue, ganyan, mga kawoker, dinadayo, no? Hindi lang po ng mga taga-Davao, kahit ng mga taga-ibang lugar. So, ano, no? Mga ilang buwan din tayong hindi nakagawa ng content mga kawoker, no? So ngayon lang tayo nakapag update kasi nga po medyo ano, nagkasakit tayo kasi nga po sa ano ng panahon ngayon, pero updated pa rin po ako sa ano, no, sa nangyayari sa paligid, lalong lalo na sa mga balita.
So nakikita ko yung mga nangyayari, lalong-lalo na sa ating mahal na Vice President na si Inday Sara po, pero kaya-kaya niya. Ayan mga kabukwero, ito yung sinasabi nilang walang nagawa mga Duterte, pero tingnan nyo naman yung improvement ng Davao City. Sobrang laki po ng improvement ng Davao. So dito lang tayo mga kabukwero, mag-iikot-ikot lang tayo dito. Ito yung itsura po, ito po sa Davao City mga kabukwero. Punta tayo dun sa may kabila. Ayan o, napakalinis po ng mga kalsada dito sa Davao. Kaya ano lang. So, ito yung kalsadang walang mga wires mga kabukwero, no? Kasi underground cabling na po yung mga wires dito ngayon. Ayan yung two-topic lane. Ito kalinis yung mga kalsada dito mga kawoker, no? Ito naman yung ano, no? Calaveria Street. Ayan, napakalinis. Wala kang makikita yung mga basura sa may kalsada. Kasi nga po, may nag-maintain po. May naglilinis palagi po. Ayan yung ano natin, no? Target niyo yung hapon. Ang 2-2-pick lane Davao. So, kung saan mga nakikita niyo naman, wala siyang mga ano, no? Wala kayong makikita ng mga wires na nakalugay dyan sa mga itaas pag tumingala kayo, kasi nga po naka underground cabling na po siya. So hindi pa naman lahat ng parte ng Davao is naka underground cabling yung mga wires, pero inuunti-unti na po sa ngayon na gawin ng underground cabling yung mga wires para maganda siya tingnan. So nakikita nyo naman, walang mga wires, wala kayong makikita yung mga wires na nakatiwang-wang dyan sa may itaas. Pag tumingala kayo mga kawoker, no? Kasi ganyan ka, ano dito sa Davao City, talagang inano nila, no? So mga kawoker, no? So ganito kalinis yung Davao City mga kawoker. Kung titingnan natin, ganyan talaga siya kalinis. Kasi nga po may mga nagwawalis palagi dito sa may kalsada. Ito mga kawoker, oh, isa sa pinakamataas. Yan yung ano. Avida Towers. So ito yung itsura dito mga kawoker. Ayan mga kawoker, oh. Ayan yung Avida Towers Davao. So maganda din yung ano nila, no? Landscaping nila dito. So napakaganda. At saka malinis. Ayan, oh. Parang nasa Singapore ka. Ayan naman yung 2-2-pick lane Davao. So ayun mga kawoker, no? Maraming salamat po
sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa aking mga content, kahit paminsan-minsan na lang po ako nakakapag-upload. So, maraming salamat po. So ayan mga ka-walker, hanggang dito na lamang po ang aking update ngayong araw.